Hello and welcome back to our video tutorial number 5. So meron na tayong part 1 and 4. So ngayon ituturo natin kung paano mag-list ng manual. So kung wala silang dropshipping tools, ang gagamitin nila dito mismo tayo sa eBay mag-list ng item. 'Di ba? So, kailangan para maintindihan nyo yung video na to, panoorin nyo yung part 1 to part 4. Kasi sa part 1, ayun yung proof na nag-earn kami, na kumikita kami. Sa part 2, papinapaliwanag doon kung ano yung nature ng trabaho natin. So, kung paano, bakit tayo nababayaran ng client natin. Ayan. Sa part 3, nandoon naman yung paano gamitin yung Zeek Analytics, yung product research. Yan. Sa part 4 naman, kung paano mag-list ng item gamit ang dropshipping tools ng mga client natin. Kung saan naka-attach yung eBay store nila para mas mapadali yung listing. So ngayon, kaya ko siya tinuturo kasi karamihan din sa mga clients, direct silang nag-list sa eBay nila. So, sa kunyari, may bagong store sila. Kasi pwede silang gumawa ng multiple store. Papahawak nila sa ito. Magma-manual listing ka muna. Ganun yan. So, ang problema sa manual listing, paano mo siya mamomonitor? Paano mo mamomonitor yung item mo? Kunyari, may umorder. O, saan natin kukunin yung ano? Saan supplier ba to? Anong supplier ba to? Hindi kagaya sa dropshipping tools. Nakalagay na doon pag may umorder ng product. Nakalagay na doon kung saan yung link kung saan makukuha yung saan supplier makukuha yung item. So gagawa tayo ng spreadsheet. Ayan, lalagay natin yung eBay title, eBay link, tapos yung supplier link kung saan bibilin yung item. So i-share natin siya sa client natin. I-share natin siya. So anong gamit nitong ano? Anong gamit nito? Dito natin mamomonitor yung ano, yung item. Dito mamomonitor ng client yung mga nililista natin. So, ito, Google Spreadsheet to. Excel. Microsoft Excel, yan. Kaya, madali lang naman yan eh. Kasi hindi nyo naman pag-aaralan yung mga formula nyo. Basic lang ang mga kailangan natin sa mga ganyan. So, maglilista na tayo. So, ngayon, yung sa unang video, pinakita ko doon na yung kinita ko, magkano pa lang nasa 70 plus or nasa magkano. Nakalimutan ko na eh. Tapos yung nasa in review ko, 135. So, nung Friday, napunta na siya sa pending. Yung 135 naging 121. Ito na yung magiging sweldo mo. Kasi yung kinaltas dito, yun yung ano ng Upwork, yung commission nila sa paggamit mo ng Upwork. Sa, syempre, sila yung sila yung sa time tracking, sila yung nagpapasweldo sa'yo. Yung 2121 na yan, sa'yo na yan, eh yun na yung papasok sa account mo. So, sa Wednesday, mawi-withdraw na siya. Yan. Ngayon, ganito yung pag-list naman ng manual, ituturo na natin. Same item lang ang isa-search natin. No? Kung paano lang siya i-list. Kunyari, ito yung alam na natin na malaking tutubuin natin dito. Nakahanap na tayo ng item. Yan. O. Kunin na natin siya. Ito yung ililista natin. Yan. So, panoorin niyo yung part 2 kung paano mag-search ng item. Doon, may tutorial ako doon. Sa mga bago pa lang na nakakapanood ng video. Yan. So, ito yung title. Kukulin na natin yung title na to. Tapos, halos parehas lang nung sa may dropshipping tools, pero ito manual. Doon kasi nag-generate na ng mga specs ng description. Dito manual. So, ililist na natin to. Sa dropshipping tools, link ang inilalagay natin. Dito hindi. Title. So, kiklik natin itong cell.
Tapos, create single listing. Ito yung lalabas. Yan. So, sunod, kunin natin yung title ng seller na nagbebenta ng item na to. Kasi ito yung mabentang title. Kunin natin siya. Pwede na rin natin siya i-paste dito sa monitoring natin. eBay title. Mali. Right click, paste special, values only. Yan. Tapos, ilalagay din natin siya dito sa lista natin. Manual. Yan. Ignore nyo to. Dito kayo, mag-continue kayo. Continue without si ano. Huwag kayo magsiselect doon. Yan. So, dito tayo sa custom label. Kunyari, ang ginagamit yung custom label, kunyari, marami kayong lister sa isang store. Para malaman na sa inyo yun, minsan lalagay nyo yung pangalan nyo o meron kayong code. Kunyari, pangalan mo, lalagay mo. Yan. Pag may bumili niyan, maikita ng client nyo kasi siya yung magpo-fulfill ng order. Ayan. Kaya, malalaman na kayo yung naglista. Kung may problema yung lista nyo, kayo yung sisisihin. Kayo yung naglista eh. Makikita niya dyan kung sino eh. Yan. Pero, kunyari lang nagka-problema, pero di naman sisisihin. Parang may mali. May mention nga, may mali yung ano mo, yung lista mo, ganyan. Habang nagkakamali tayo, lalo tayo matututo. Ganun lang yan. So, hindi naman madalas kailangan nalagyan nun eh. Kaya, blanco natin to. Tapos dito tayo sa variation. Yung category, wag na to. Meron na siya ditong ano eh, recommended eh. Yan. Pero babasahin pa rin natin to. Minsan, ito, air compressor. Pero minsan, dito nakalagay, tire accessories. Ayan o, tire and accessories. Yan. Wag yan. Dito tayo sa ano specific, ano niya, category. Yan, kiklik natin yan. Ay, mali. Wala, mali. Change category. Yan, dito tayo sa ano. Air compressor. Yung variation, ito tuturo ko sa ibang video to kasi medyo matagal to eh. Yung variation, kunyari, yung item natin may ibang kulay. May red, may blue, black, white. Yan, lalagay, isang lista na apat na item yung maililista natin. Pwede natin gawin yan. Pwedeng 5, 10, iba't ibang size, iba't ibang color. Yan. Tuturo natin sa ibang video yan. So, ngayon, single listing muna tayo. UPC. Ano yung UPC? Ayan yung number ng barcode. Ayan yung pag nag-bibili tayo sa mga mall. Yung mga barcode na ini-scan. Yung number niya, lalagay dito. Pero wala tayo nun. Does not apply lang. Condition, new. Photo. Paano tayo maglalagay ng photo? Ang gagawin natin, kukunin natin yung photo na to. Kakopy natin. Ayan. Save as. Tapos, minsan, delete ko muna ito. Minsan, may mga item na ay magpakuha ng photo, hindi mo siya maka-copy-paste. Hindi mo siya masasave as. Yan, may mga ganon. So, kaya tuturo ko sa inyo kung paano mag-edit ng photo sa Photoshop. Sa ibang video naman yan. So, ngayon, ito muna. Mga basic muna tayo. Yan, kunin natin itong mga picture. Ayan. Para mabilis. Sundan nyo lang ito yung ginagawa ko. I-review nyo lang ng i-review yung video. Hanggang sa masanay kayo na maging pro na kayo sa paglilista ng item. Madali na kayo makahanap ng trabaho kapag memorize nyo na yung mga ano, master nyo na kung paano siya ginagawa. Yan. Upload na natin. Pwede nyo siyang upload sabay-sabay. Ayan, mabilis. So, sa dropshipping tools, ang pinagkaiba niya sa dropshipping tools, automatic na ano na yung ano, yung mga picture na generate na, na-upload na automatic. Lalagay mo lang yung link, nag-generate na. Pero ito manual. Tapos sa specs, ito mga recommended, lagay natin yan. Anong brand na itong item, lalagay natin yan. Ayan.
MPN. So sa eBay walang, minsan walang MPN, minsan meron. Ito, MPN, manufacturer part number, kunin natin 'yan. Yan, tapos yung mga may specs. Hanap tayo ng mga specs, voltage, 12 volts yan, meron na. Mga anong type, air compressor. Yan. Compressor. Ano ba ito? Air inflator. Yan. Tapos, kunyari, tapos na natin yung mga item, yung mga specification na yan, yung mga importanteng kailangan malaman ng item, yung mga, yung specs ng item. Kunyari, wala dyan yung type, wala nakalagay na type. Pwede kayo mag-add. Ganyan, type, anong type, tapos kung anong, ano siya, lalagay nyo dito, kung anong type siya. So, tapos dito na tayo sa description. Kunin natin yung description na ito. Pwede natin kunin to, o kaya dito sa ilalim. Kapag wala kayong nakita sa ilalim, kagaya nito, wala siyang description sa ilalim, eto na kunin niya. Copy niyo yan. Copy. Paste niyo siya dito. Huwag na huwag kayong maglalagay ng image. Huwag kayong maglalagay ng image dito kasi madidetect ng amas ng mga ano kung saan nyo nakuha yung item. Madidetect. Ayan, kunin natin yung ano para mas maganda yung kalalabasan niya. Ayan. Yan, ganyan lang yung item specs kasi ito lang yung nakalagay eh. Ito lang siya eh. Wala na siya dito eh. Ayun, ayun, product description. So, kung may nakita kayo, kagaya nito, ito mas maganda to. Ito yung kunin nyo kasi mas mahaba. Tanggalin natin to. Yan. Diba? Mas maganda siya tingnan. Pagkatapos, pagtapos natin sa description, punta tayo sa... Ito, laging fixed price yan. Ito, laging hindi nyo napakakailaman to. Yung presyo niya. Paano natin malalaman yung presyo? Punta tayo sa eBay calculator. Ang presyo na ito ay 21.99. Kagaya ng ginawa natin sa unang video. Shipping cost, zero. Lagi nyo tatandaan, kailangan ang item natin ay fulfilled by Amazon. Ayan. Ano yung fulfilled by Amazon? Yung fulfilled by Amazon, ang magdi-deliver ng item, Amazon mismo. Kapag wala na ito, kunyari, sold by Novatech US lang. Ang magsiship na ito, ito mismo yung seller na to, hindi yung Amazon. Wala, may bayad yung shipping. Kapag fulfilled, free shipping siya. Tapos kung sa seller, kung yung seller na to ang magsisend ng item, malang kasiguraduhan kung isisend niya o hindi. Kaya dito tayo sa fulfilled by Amazon. So, ang price niya 21. Ang supplier niya, item cost niya 14.99. Ito yung item cost. Yung supplier cost. 99. Oh, di malaki tubo natin dito eh. 5 ang tubo natin dito. Baba tayo dito, bababa tayo ng presyo sa kanya. Gawin natin mababa tayo ng $1. 20.95 yan, mga ganyan. Meron tayong 3.14. Labas na yung break even doon. Ito malinis sa atin na to. So 20.95 ang price natin. Yan, kailangan bababa tayo ng konti sa kinopyahan natin. But para ano yan, para malaman na para mas lang ano tayo sa kanya, mas mura, syempre. San sino ba sa kabibili? Syempre doon ka sa mura. Ayun. Lagay natin yung price sa 20.95. 1 quantity 1, pwedeng 2, ayan, depende. Tapos ito 'wag yung payment policy, 'wag niyo nang palitan 'yan dahil client na ang nag-ano niyan, nag-setup niyan, product dimension, nalagay natin. Saan ba yung product dimension? Ayan. 5.4 by 2.22. 5.4
4 by 2.22. Ayan. Tapos, yun. Okay na. Pagtapos na ito, lilist na natin yung item. Ayan. Ito, promotion to. Itong box na to. Kung gusto ng client mo, ipopromote mo yung ano, ipopromote mo yung item. Sa, kunyari, 5%. Magbabayad ka ng, pag na-sold yung item mo, magbabayad ka ng $1. So, yung, depende sa client yan, ha? Huwag niyong gagawin to, ha? Kung gusto ng client naman na i-promote, ipopromote nyo at least 5%. O, depende sa kanya kung ano sasabihin niya. Pero usually, hindi ginagamit yan. So, ayan, list na natin yung item. So, ngayon, nakuha na natin yung dito sa monitoring natin para ma-monitor natin. Kunin natin yung link ng eBay. Ito yung binenta natin, eh. O, click na natin to, itong ano na to. Click natin siya. Ayan. Ito yung binenta natin. Copy. Ito yung link. Ito yung link. Yung website niya. Paste na natin dito. Tapos yung supplier link. Yung Amazon. Ito. Kunin natin yung link nito. Ayan. So, yan na yung monitoring nyo. Pag may umorder, search ng client yung title, pupunta siya sa link ng supplier, isi-send dyan na yun dun sa buyer. Ayan, dyan natin siya mamamonitor. Kaya maraming trabaho yung manual kaysa sa may dropshipping tools. Ayan. So, yung ibang mga bagay na dapat natin matutunan, i-upload ko yung ibang mga video kung ano yung bawal ilista. Ano yung pinagbabawal ng eBay ilista. Ano yung dapat nating ilist, ano ang dapat na ilista lang natin. Di ba? Siyempre, bawal ang branded. Yan, una tip ko na yan, bawal ang branded. Yan, tapos na ito, I'm done for now na. Yan. So, ngayon, kunyari, nakalimutan yung kunin yung link. Copy nyo tong title, search nyo dito. Ano, title, search. Lalabas na yan dito. Pero nag-generate pa siya, hindi pa siya nakapost. Antay lang kayo. Lalabas din yan dyan. Yan. So, close na natin to. Close na natin to. Ito, antay natin yung ano. Yung item lumabas. Kunyari, nakalimutan natin click yung kanina. Search lang natin dito. Yan, lalabas yan. Pag nag-generate na siya, lalabas na yan dyan. So, yun. Ulit-ulit lang ulit. Parang kagaya ng sa dropshipping tools. Pag list, hanap ulit ng item. O, hanap ulit tayong item. Mas manual listing nga lang. Medyo mahirap. Yan. So, paano tayo makakahanap ng trabaho? Kunyari ito, nasa Upwork ako ngayon. Find work. Ayan. Papakita ko lang sa inyo kung paano maghanap ng ano. Uy. Temporary unavailable. Yan. Papakita ko sana kung ano. Papakita ko sana kung ilan yung naghahanap ng eBay lister product researcher. Papakita ko sana sa susunod na video na lang. So ngayon, tapos na tayo sa tutorial ng manual listing. So hanggang sa susunod na video, ituturo ko sa inyo yung mga photo editing. Ayan, ito na siya. Yung product fulfillment. Kunyari, yung client nyo gusto. Order fulfillment. Kung kunyari, yung client nyo, ang gusto niya, kayo yung mag-ship. So, bibigyan niya sa inyo yung account niya. Bibigyan niya sa inyo yung PayPal niya, yung card number niya. Kayo yung order mismo sa ano. Kayo yung order mismo sa Amazon. Kayo yung mag-send. Tuturo din namin sa inyo. Another skill na naman yon. So, marami tayong matututunan dito sa mga skill na ginagamit sa work online. Yan, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng profile sa online jobs PH. Yan. Tuturuan ko kayo, gagawa tayo ng video niyan. Isa-isa lang. Kasi hindi natin pwede pagsabay-sabay yung video masyado mahaba kapag hindi nyo magigets kapag isang video lang ang ginawa ko. Yan, gagawa tayo rito ng profile. Papakita ko namin sa inyo yung tutorial.
sa Upwork, papakita namin sa inyo lahat yan, hanggang sa makahanap kayo ng trabaho. So, ngayon, tapos na tayo sa tutorial natin. Sa stay tuned lang kayo. Subscribe kayo sa YouTube. Follow nyo. Mag-follow kayo sa page sa Facebook. Tapos, like nyo yung mga videos para ma-update kayo sa mga susunod na i-upload namin video. So, maraming salamat.